Yes, nagbebenta ka, pero iba pagka binibenta mo na tama yung pagbebenta mo. Alam mo ba na pwede kang yumaman sa pagbebenta? Ha? Posible ba yon, Chinky? Oo naman, posible. Meron kasi rin namang mabuka, pero hindi naman makapag-close ng sale. How much more ang iyong struggling business? Kaya sa video na ito, people grow true experience if they made life honestly and courageously. Sa murang edad siya ay naging milyonaryo at patuloy na tumutulong sa larangan ng pagnenegosyo. Hindi nagsasawang maghatid ng pulong at gabay sa pagnenegosyo. When you know sino yung market mo, you're now able to craft an offer by solving their solution. Tawag dyan is risk reversal. And then, our refund rate is 0.01%. Nag times 12 yung profit mo. Eh, ang sales, everyday yan. Your job is to close the sale today. Sabi nga nalang, if you sell to everyone, you sell to no one. Paano ko ba ipoposisyon ang negosyo ko doon sa pinakamaraming customer? It's about the needs of the client, not your needs. And when we had that offer, bumili sila. Would you agree, mas malaki ang tenga mo kaysa doon sa bibig mo kapag nagbebenta ka? Of course, 100%. Kung gusto mo gumaling sa sales, dapat alam mo yung mga tanong. Kasi doon sa tanong, doon ka makakakuha ng sagot at doon mo siya mabebentahan. Base doon sa kagustuhan at pangangailangan ng customer mo at this time. Ayun, I follow up until they buy or until they die. Kaya alam mo, nagugustuhan ko yung process mo eh. Because it tackles lahat ng mga obstacles in selling. Galing! May makakausap tayong napakagaling na entrepreneur. Ito po ang isa sa pinaka-expert pagdating sa bentahan. Hindi ko na patatagalin, Coach Cibo. Welcome, boss! Maraming salamat. Ano ba ang pinaka-best na pwede nating ibigay na tip sa kanila kung sila ay nagbebenta online? I call this my marketing triad. Number one, is the offer irresistible? Second, does it have a converting na sales process? And third, yung traffic ba na kukuha is quality ba? Paano ka mag-create ng irresistible offer sa online? A lot of people assume, when you sell something, I have to add more inventory just to make it irresistible. For example, I sell a supplement, pero together with that supplement, I add ebooks, I add trainings, I add, you know, mga information product that increases the perceived value. Because at the end of the day, when someone buys your product, hindi naman talaga product yung binili nila. Anong binili nila? They're buying the solution to their problem. Exactly. In this case, gusto nila gumaling. What if I give them ebooks about sleep, ebooks about anti-aging? When you know sino yung market mo, you're now able to craft an offer to increase the perceived value by solving their solution. So that's right. How you create an irresistible offer. Dapat may ibabundle ka 10 times more kung magkano yung price. And now, when you have that offer, trust me. In fact, sabi nga ni Carl sa akin, dahil sa training mo, nagbago yung buhay niya. At the same time, hindi niya alam kung legal ba yung ginagawa niya. Because kung sales niya lang dati 10,000 a day, just by tweaking the offer, it became 100,000 a day. Tawag dyan is risk reversal. Risk reversal, what is that? May pagkain ako. Pero sasabihin ko sa'yo, pag hindi ka nasarapan, soli ko pera mo. Saan yung risk ngayon? Wala. Na-reverse yung risk. Instead, nasa buyer yung risk, nasa akin na yung risk. Galing. A lot of people do not want to implement this. Example lang sa supplement ko. So when I executed this, I have a 30-day no questions asked money back guarantee. After 30 days, they did not get the result na they expect. They will return the bottle to me kahit walang laman, and I will refund 100% of money back, pati yung shipping. Di ba risky yan? This is the question of most people. Hindi ba yung risky? Siguro applicable yan sa US, pero mga Pilipino, we take advantage eh, di ba? So sabi ko naman sa sarili ko, do not assume, test and verify. What does that mean? If you have something to implement, sometimes hindi kasi natin in-implement kasi baka hindi yan na mag-work. So sabi ko, okay, if I test 100 and then it didn't work out, I lost money a little bit. And then right now, 1,000. And right now, we have around more than 100,000 clients already. And then our refund rate is 0.01%. Tingin mo, would you continue doing that money back guarantee? If yes. 0.01% lang yes. Yung refund rate. Yes, I am. So what if, from the start, hindi ko siya in-execute kasi takot ako, baka i-take advantage ako. If the product is so effective, you are willing to take that risk because you are confident enough na hindi, walang magre-refund yan kasi alam ko yung produkto ko effective. How do I know if my offer is irresistible? Paano nga naman? Have you tried offering something and pag-offer mo, ikaw mismo nababaliw? But most of hindi ka makatulog. Alam mo bakit? Sa sobrang irresistible ng offer mo, yung risk nasa sayo, ikaw na lang. Ang nangyayari dun sa buyer, instead na convincein mo siya, sa sobrang convince niya, hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain, hindi na siya mapakali sa buhay niya, kailangan ko tong gawan ng paraan bilhin. It bothers you ba na grabe? Sobrang irresistible ng offer mo. Yes. Now, since the risk is nasa
seller, ikaw for example, no, may chance mag-money back yung buyer, what will you do? Most probably, you'll do 100% to take care of that customer. Gagalingan mo. A lot of people kasi they just sell. After that, after sales is so bad. Maraming mga negosyante, takot silang bilhan sila ulit nung bumili sa kanila. You know why? Kasi napakababa nung quality or di naman kaya niloko nila yung mga taong bumili. Kaya nga sa Pilipinas, alam nyo, ang number one scam dito sa Pilipinas is online shopping. Ang nangyayari kasi, yung mga negosyante na mga nagbebenta ng produkto, hindi kayo nagfo-focus sa quality. That's the reason why kahit anong sipag mo sa pagninegosyo, hindi ka lumalago, hindi ka lumalaki kasi puro kakalokohan. If the product is really good, kumpiyansa ka sa produkto mo na maibibigay mo yung 100% customer satisfaction. Yeah. Very good. I spend 3 to 5 million in ads every single month. People ask me, no, how are you able to do that? Are you even in your right mind? Kasi a lot of people look at ads as an expense. Yes, it's an expense if it doesn't have a return. What if you spend 1,000 in ads, you make 2,000 back? I call that an investment. I want you to know the most difficult part sa negosyo is pag-acquire ng customer. And not just the most difficult part, that is the most expensive part, customer acquisition. The problem is, when you keep on running ads, and this is what most e-com people are doing, instead of acquiring new customers again and again and again, you can retain that customer, and I call that the lifetime value of a customer. How do you explain lifetime value? Sabihin natin, bumili siya ng one product. Next month, bumili ulit siya. In 12 months, bumili siya ng 12 times. Without spending money again in ads, nag-times 12 yung profit mo. Just imagine how powerful is that. The problem is, most people just focus on acquiring new customers, forget to retain customers. Yung retaining customers, tsaka yung returning customer, tsaka yung loyal customer, yun yung makakapagpalaki sa negosyo mo. Tama. Yung one-time customer, ang tawag dun is transaction. Pero pag naging returning customer at naging loyal customer mo na yan, ang tawag dun is relational na. Tama. And then the transaction becomes a relationship, and then that relationship will become a long-term business partnership. Si Instagram, binili ni Facebook for $1 billion, but Instagram wasn't making money. Why do you think? It's because of the user base. Facebook wasn't buying the income of Instagram, but they were buying the data. So therefore, that's already an asset. When you acquire a customer, that's every acquisition of a customer is an asset. The question is, are you using that asset or you're throwing away and acquiring another asset? Ang totoong kayamanan mo, hindi doon sa produktong nabenta mo, kundi doon sa data ng mga customer na meron ka. Because in the future, pwede mo ulit mabentahan yan ng iba mo namang produkto. Yeah. Ang nangyayari kasi sa mga nag-i-e-com, saka ng mga nagbebenta online, there so much focus doon sa mga nitty-gritty ng ads. Hindi talaga mag-work kapag ka hindi talaga suitable yung ads mo doon sa target audience mo. Yes, nagbebenta ka, pero iba pagka binibenta mo na tama yung pagbebenta mo. Is it also applicable sa mga franchising and distributorship program yung ganyang klase ng offer? We held a lot of franchisors in the past months. What we did is, number one, you can give a guarantee. But the guarantee can be tweaked. Hindi naman kailangan na, okay, pag hindi ka kumita, ibabalik ko yung pera mo. Kasi sometimes, it's on the effort din ng franchisee. Yes. Hindi kasi po pwede, kapag nagpa-franchise ka, pag nalugi yung franchisee mo, sasagutin mo lahat. Yeah. Hindi. Kasi may responsibility sila dun eh. At the end of the day, sila pa rin yung nag-ooperate ng store. What you can control is possible the delivery of the food cart. We can have a 90-day delivery guarantee. You can start running the business in 90 days or we'll give you 100% of your money back. Plus, ilibre pa namin yung cart mo. So what happens, you're guaranteeing na hindi ka madidelay because there's a lot na nag-franchise. 1 year na, wala pa rin progress. These are the pain points ng mga franchisees din. So what if nag-offer ka ng guarantee like that, you have control, at the same time, you took away the pain of the customer. Ang kailangan nyo maintindihan, number one, walang tiwala sa'yo yung binibenta ka mo. Kailangan mabuild mo yung trust. So nabibuild mo yung trust by adding commitment. Okay kang kausap, na okay kang katransact, na okay kang kanegosyo. Secondly, yung mga tao, usually, ang nire-reason out kaya hindi sila bibili sa'yo is no money. Doon pumapasok yung tinatawag natin na irresistible offer. Yung parang mapapanaginipan mo pag hindi mo siya binili. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain dahil sa sobrang ganda ng offer, parang wala na silang magawa, kailangan ko na itong kunin ngayon. Number three, no urgency. Ang sales, everyday yan. Kailangan mabentahan mo yung customer mo now. Kasi pag prinesentahan mo ng negosyo yan, pag binentahan mo ngayon yan, ang tawag yan is hot buyer. Your job is to close the sale today. Number four, kailangan nating i-battle sa kanila is hindi nila kailangan. Doon pa rin papasok yung irresistible offer. Kaya alam mo, nagugustuhan ko yung process mo eh. Because it tackles lahat ng mga obstacles in selling. Galing. Sa market, there's two criterias I have in mind, no? Number one is willing. Number two is able. We might be selling it to someone na may pera pero walang willingness. Second, we might be selling it to someone na gusto pero wala silang pera. What if I sell to specific target market? Sabi nga nalang, if you sell to everyone, you sell to no one. And that's the problem they have in mind.
I have food. Okay, ibibenta ko to sa lahat ng tao. That's where they struggle. Kasi you do not know where to focus on. Sabi nga nila, a good entrepreneur focuses on persuasion. A great entrepreneur focuses on the offer. A billionaire focuses on the market. Say for example, Jollibee. They targeted kids. Branding nila, commercial nila, ads nila, lahat for kids. Pero si kid, syempre, hindi naman makakapunta Jollibee yan. Kasama si parents. Sinasabi nila dun sa mga magulang na masayang mag-banding sa Jollibee. Na tinatarget nila yung mga bata dahil doon sa bubuyog na pula na anong kinalaman ba nun sa pagkain? Pero ang galing, yun yung naging market nila. Ngayon, nakuha na nila yung general market. Talagang ako naniniwala ako dyan na dapat targeted kasi yung iba, ang gusto nila mangyari is, sino customer mo? Ay, lahat pwedeng bumili nito. Ay, hindi ho. Kailangan talaga may target market. When we say target market, paano ko ba ipoposisyon ang negosyo ko doon sa pinakamaraming customer? So what I did, I collected information because at the end of the day, it's about the needs of the client, not your needs. Itong supplement, I target health, fitness, and then beauty. Now, iba-ibang market yan. So that means you should treat them differently. I targeted them, it's because of this. Sa tingin mo, ano yung most likely bibili ng supplement? First, yung taong hindi pa nakabili ng supplement in her entire life. Second, yung taong palaging bumibili ng supplement. Sino mas madali ibentahan? Yung palagi bumibili. Correct. Because a buyer is a buyer is a buyer. Yes. Every buyer that buys, I capture their age, their occupation, their gender, and the reason why they buy. Ngayon, nakafocus kami sa health. We killed beauty. We killed fitness. Why did we decide to kill beauty and fitness and just focus on health? Because we focus on the 80-20 rule. 80% of your buyers, 80% of the results come from 20%. So why do we need to focus on the others when we can just focus here kasi 80% ng kita namin galing dito. After that, sa tingin mo magkano yung average age ng customers namin? Probably 24 to 35 years old. Would you believe if I tell you 61? Yun ang na-target ninyo? Yun ang bumibili. Why? It's possible that this market is mataas yung need nila. And when we had that offer, bumili sila. We did not target the old age. In fact, I was even targeting yung mga ka-age natin. Yeah. Problem lang, possible mas hungry yung market ng age na to. That's why, after we got that data, tinweak namin yung messaging namin. For example, sabihin natin yung messaging namin is, makakatulong to sa pimples. Sa tingin mo ba yung mga matatanda nagpipimple? Pati we do. We listen sa market, we change the messaging. Because of this, you're able to scale it to 9 digits. Pag nag-online selling ka, ang pinaka-katulong nyo talaga sa pagiging successful ng negosyo nyo is yung customer ninyo. Kung may comment sila, i-consider nyo lagi yon. When I launched kasi may supplement company, I was already making like 8 digits a month nito. Would you believe, ako yung tumatawag ng customer, ako na hinihingi ng feedback, ako yung kumakausap, ako nag-chat sa kanila. Gano'ng kahalaga yan? I want to listen to my client. Bakit pa hindi siya bumibili? Ano ba yung concerns niya? Ano yung problems niya? Because at the end of the day, sino ba nagsiset ng direction sa business ako? I go in deeper, I ask why. Nagtitake ka na ba ng supplements in the past, ma'am? I answer that. And they don't know that I'm the owner. My point here is, when you're the founder business owner, understand your market. Una talaga yung market, and then offer, and then persuasion. Would you agree, mas malaki ang tenga mo kaysa dun sa bibig mo kapag nagbebenta? Of course, 100%. Yung iba kasi, ang feeling nila, hindi kasi para talaga sa akin ang sales eh. Kasi hindi ako madaldal. Tama. Hindi ako makwento. Tama. Yun ang nagiging problem sa marami. Not knowing that selling is actually listening. Because yun yung feedback ng customer mo. What can you say about that? Yung idea kasi natin of selling is like this. Sobrang ganda ng relo ko. Ito, maputi. Diba? Hindi ganun. Pero if I'm gonna ask, sir, ano ba yung hinahanap mo, sir? Ha? Okay. First time watch owner ka ba? Or you have previous watches in the past? What happens is, instead of me selling, nag-guide ako sa kanya. Kung gusto mong gumaling sa sales, dapat alam mo yung mga tanong. Kasi doon sa tanong, doon ka makakakuha ng sagot at doon mo siya mabebentahan. Base doon sa kagustuhan at pangangailangan ng customer mo at this time. Kasi yung iba, pinipilit nilang ibigay yung offer nila. Halimbawa, nagbibigay ako ng flyer sa mall. Condominium, meron po kami, maganda ho, low down payment, etc. Instead of namibigay lang tayo ng flyer, po pwedeng tatanungin natin, gusto niyo hong magkabahay sa halagang 100,000 pesos? Ay, talaga? Paano yan? Makakakuha ka ng kagad ng attention. The first thing that you have to understand in selling is you have to get the attention first. Second is interest. Dapat makuha mo yung attention and then they became interested and then they finally made the decision and then they take action. Would like to add din, no? Instead of ikaw yung lalapit, you find the way na yung client sa lalapit sa'yo. And that's what we call attraction marketing. The only way to do that is you give something that sparks them curiosity or an offer. For example, membership site ko, during the pandemic, we made 9 digits. And the training is 10,000. For most people, that's 1 month salary. We run ads and we say, hey, do you want to grow your business? Buy my 10,000 course. 100% that doesn't work. Do you know why? Because
how can I trust you? So what I did is I ran ads and I say, hey, I'm gonna conduct a free training wherein I'm gonna share with you number one, number two, number three. During that free training, I'm gonna deliver as much value. And then if they want to dive in deeper, that's where they buy my training. Why did it work? Because number one, I run ads on Facebook and I give out a free training. Ikaw, when you see something and then libre yung training na makakatulong mag-grow yung business mo, would you think you would register for yes. that? 100%. So what did I do? Number one is I caught your attention. Second, when you register, sign up and submitted your name, email, mobile number. Tawag dyan, lead capture. I captured your contact information yes. because I've now created an asset sa business ko, which is the leads. And now, I can follow you up because sabi nga, 80% of the buyers buy in the 5th to the 12th follow-up. Ngayon, I follow up until they buy or until they die. So what does that mean? Some people, they follow up once, twice. But sometimes kasi, you're not ready to buy it. So I keep on following up until you unsubscribe or you physically die. When you have that mindset, kahit 2 years, 3 years, 5 years na yan. During the training, I delivered value. So when I offered something, right. it's a no-brainer. I got this for free. This information, it provided me value. How much more if I buy the training? So that's attraction marketing. Kung nagbebenta ka online, ang touch point mo, number one is ads. You can add email. Kasi iba nagsasabi, hindi boss, hindi naman na effective yung email marketing. Touch point pa rin po yan. Yun yung importante, lagi mong nare-remind yung customer, what if dun sila makonvince sa email? Hindi mo masasabi. And you can consider SMS messaging. Tinetext mo pa rin sila just to remind them. Finally, you can add e-commerce or calling. Pwede mo silang tawagan. Touch points pa rin yun. Dadamihan natin yung touch points natin sa mga customer natin so that lagi sila nare-remind na, hey, may offer kami. Hey, may sale kami. Hey, meron akong ibibigay sa'yo na libre ngayon. Here's my suggestion. When you capture their contact information, that is audience that you own. There are 3 types kasi. Audience na you control, audience na you do not control, and audience that you own. Let me explain. Audience that you control is you ads, so you can target these people. Audience that you don't control, this is organic because hindi natin predictable yung algorithm. But when you capture the information, even if Facebook will ban you whatsoever, you have their phone number, you have their email list. And worst case scenario, you're out of business whatsoever, you can just call them. We would like to offer you some promo. That is traffic or audience that you own. And that's an asset where companies are willing to pay for. Isa sa mga problema ng mga business owners ngayon, hindi nila maisaayos yung offer nila. Number one, wala silang idea. Ano ba yung target market? Number two, ano ba yung perceived value? Yeah. Number three, ano ba yung irresistible offer? Hindi ko naiintindihan yan. Eh. Just to put it in a very layman's term, eto ho yan. Perceived value, ano yung tingin ng customer nyo? Paano nila tinitignan yung produkto o ino-offer ninyo? Bigay tayo ng example. Ang Louis Vuitton. Ang perceived value niya mataas. Pero kaya kong gumawa ng same quality ng Louis Vuitton sa halagang 3 to 5,000 pesos na binibenta nila ng 200,000 pesos. Bakit naging ang perceived value nila is 200,000 pesos? Because of the hype, because of the market, and because it becomes an aspirational brand na tinatarget siya actually ng mga middle class pataas na mabili nila because nagkakaroon sila ng status symbol yung nangyayari doon sa brand na yun. Mataas yung perceived value, although maliit lang ang cost, pero dahil na-brandingan nila, na-market nila ng tama. Irresistible offer. Paano hindi makakatanggi sa'yo yung customer mo? Kailangan na i-deliver mo ng maayos yung mensahe na kailangan at importante at dapat nilang bilhin ito. Kapag nagbebenta ho kayo, dapat natatamaan natin yung mga trigger points, which is trust, need, money, and desire. Coach Pibo, naalala ko dati nung pandemic, way back 2020, at the height of pandemic, I attended one of your course. Nagtuturo ka magbenta online. Yung sa'yo, dati nagbayad ako sa'yo at the amount of 10,000 pesos. And naniniwala ako dun sa sinasabi mo because nung nakita ko dun sa live audience na mahigit 100 plus kami na estudyante mo na nagbayad ng 10,000 pesos. Yeah. Yung ganong klase ng lupit mo magbenta. One thing na bit-bit ko talaga is yung passion ko for training. Hindi ko kasi siya ginagawa for money. I was really doing it because grab yung fulfillment ko when I'm impacting life. Actually, hindi ko nga alam naging estudyante kita. Oo, isa sa mga DNA ng RDR yung sa'yo. Ha? Appreciate it. What you see right now is the results. Eh. Yeah. But di mo alam na I started 2018 and doing events offline. And dati, would you believe, yung first seminar ko, isa lang nag-attend. Some of you might want to achieve great things in life and you compare your results to our results. What you did not know is that's how I started. Pero tinuloy ko, actually yung boom story doon is yung isa, hiya ako kasi alam ko isa na mag-attend. Eh. I created a lie and excuse na hindi matutuloy and sabi ko, i-refund ko na lang yung pera mo. Sabi niya sa akin na, hindi, dyan lang muna. I'll wait for the next seminar. Kung napilitin ako, mag-training ng pangalawang beses because to cover up my lies first. And the second time, I got 80 attendees and that's and that is history. The rest is history.
bakit ngayon hindi ka na nagse-seminar? Let's just say, dumating ako sa point of burnout because hindi pa ako nakapag-discovery, you know, things like that help me. Because it's possible na mayaman tayo, pero yeah, there are small aspects in life na hindi pa na-fix eh. Probably from previous traumas, and it create what you call self-limiting beliefs. Yeah. Habang sumisikat ka, dumadami din bashers mo, and sometimes hindi ka ready to take that. And doon ko pala na-discover na sobrang love ko pa talaga yung training and teaching. Kasi when I launched a supplement company, and right now it's making 9 digits na, I did not feel the same fulfillment eh. Let's put it this way, I made more money sa e-com ko, but kulang. Yeah. To the point, nag-struggle kasi yung supplement business ko for the first 3 months, and then pumutok siya to 8 digits. You know what I did? I conducted a seminar, and I just taught all my secrets. And I lost money with that seminar because hindi ako nagpabayad. And I just did that because it's my way of making me happy. Sabi ko nga sa wife ko, love, baliwala yung pera ko pag hindi ako masaya. Probably 2024, abangan na lang. And the reason why I'm telling you that is, I would like to collaborate with you. Naniniwala ako doon sa tinuturo mo. I would even pay 10 times because hanggang ngayon napapakinabangan ko siya. I mean, that's 2020. Right now is 2024 na. So what does it mean? Napaka-effective mo as coach, as mentor, as guru. And you have to continue that. You never stop helping those people na talagang kailangan niya ng mga ganyang klase ng information. Ang personality nito talagang lagi siyang nag-i-invest sa personal development niya. And nag-i-invest po ito by the millions yearly. So yung mga information na nakakalap niya abroad, yun yung na-shortcut na natin eh. Dahil yun yung naibibigay niyang information sa atin. So ako, I strongly recommend, especially sa mga nagbebenta online, sa mga meron traditional business, nahihirapan kayo magbenta. Attend kayo sa mga training niya. I know na magiging effective siya and hindi ako mapapahiya. Pag nag-aral kayo magbenta sa kanya at wala kayong natutunan, ako na magsosoli ng pera. Okay ba yun? Grabe. How about this? Let's conduct a free webinar for those business owners and CEOs gusto ninyong ma-master ang pagbebenta. It's been how many years na hindi ako nag-training, but probably this is a sign. Kasi 2020 pa yun. I learned a lot more. Sure. Alright. Let's do it. Cool. Okay. Ngayon mga boss, iniimbitahan ko kayo na i-type ang word na FIBO sa ating comment section para kayo po ay masendan namin ng link sa aming gagawing mga free webinar na nakikita nyo ngayon sa ating screen. This is totally for free, just to serve my brother here. Ito na yung hinahanap ninyong seminar ngayon 2024 para malaki ang mabago sa buhay natin. Bago tayo matapos, Coach FIBO, baka may gusto kong batiin, pasalamatan. Yeah, I would like to thank my team, no? Kasi I'm just a human being and my team is the one handling everything, especially my wife for being there to support me all the way. Appreciate it. Kung gusto nyo matuto magnegosyo, kung gusto nyo matuto magbenta, kung gusto nyo mag-improve ang buhay ninyo, please do follow FIBO Lim sa kanyang Facebook. Nandyan din po ang kanyang Instagram account and of course, YouTube account, and you have TikTok din. Please do follow na rin yung Spotify niya. Ilalagay ko lahat ng kanyang social media assets sa ating screen para kayo po ay mag-follow, at ilalagay ko na rin po sa description below para makapag-follow na kayo kay Coach FIBO Lim. Nawa ay marami kayong natutunan sa napakagandang kwentuhan namin tungkol sa pagbebenta, and I hope that this 2024 will be good for each and every one of you. With that, maraming salamat mga boss, and see you sa next collab.